What's up guys? It's me again, your uncle, the one and only Gucci Naroski, at usapang boxing muna tayo. Sino daw itong boksingerong itong kinatakatakutan daw ni Ninong Manny? Paano ba naman merong malagyablong lakas at natatakot itong si People's Champ na may alay sa kulto nitong boksingerong ito? Joke lang guys. Pero guys, bago natin pag-usapan yan, baka naman pwede kayong mag-subscribe sa ating channel. Hit nyo na rin yung ating notification bell para always aware kayo sa mga bagong videos sa topic na or topics sa pinupost sa inyong lingkod na si Gucci Naroski. Okay, so Ninong Manny, meron daw kinakatakutang boksingero na merong malagyablong lakas. At sino ba yan? Okay, so Valero or Edwin Valero ang pangalan. Isa po siyang Venezuelan boxer na merong perfect record na 27 fights, 27 wins, at wala po siyang talo, at lahat po ng kanyang panalo ay knockout at second round lang ang tinatagal ng kanyang laban. At may pagkabrutal po itong boksingerong to dahil lahat ng kanyang nakalaban ay nako, talaga nagkukulay to sino ang o nagiging mukhang to sino yung muka after malapatan ng mga kamaon itong si Valero na mala bloke ng yellow, hindi guys mala adobe, eka nga nitong si Oscar De La Hoya, nakasparing yata niya tong si Valero. At natatakot to si Ninong Manny dito dahil misa na-interview itong si People's Champ kung ano daw masasabi niya dito kay Valero. Kasi guys, halos magkasabayan sila eh. 2003 or early 2000 nung sumikat itong si Valero or Postbong yung kanyang karera. At napagkukumpara nga sila ni Ninong Manny. At misa na-interview itong si Ninong Manny at natanong kung ano masasabi niya dito kay Valero. At ang sabi ni Ninong Manny, panay, lampa or tricycle driver lang daw ang nakakalaban ni Valero. Kaya naman puro second round lang at knockout ang inaabot ng kanyang kalaban. At nakarating naman ito sa kampo ni Valero, at ang sabi ng ni Valero, maghanda ka ng maging tricycle driver ni Ninong Manny dahil yun nga, maglaban na lang tayo. At dahil doon nabahag daw ang buntot ni Ninong Manny, at dagdag niya pa yung magandang record dito si Valero na panay knockout niya. Well guys, walang katotohanan na natakot si Ninong Manny dyan. Ang mga reasons lang or dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy or hindi sila nagkaroon ng pagkakataong maglaban ni Ninong Manny ay una, yung visa problem. Ito si Valero, tulad na sabi ko, Venezuelan boxer to, at hindi siya makalabas-labas ng kanyang bansa at hindi siya makapunta sa Las Vegas. Alam naman natin na madalas doon ginaganap yung laban ni Ninong Manny. At maraming abirya. Alam ko, kinakasan na to ni De La Hoya. Dahil may sariling promotion itong si Golden Boy, yun nga yung Golden Boy promotion, maraming abiriya. At isama na natin dyan na deads na kasi itong si Valero. Maiksi lang ang kanyang karera, 28 years old lang nung namaya pa or sumakabilang buhay itong si Valero. Dahil kinuha niya yung kanyang sariling buhay, at paniniwala ng nakakarami, kulto raw tong si Valero or sinanla daw niya yung kanyang kaluluwa kay Taning dahil or kapalit ng pambihira niya lakas at syempre kayamanan. Yun naman ang kadalasang nagiging rason kung bakit sumasamba o binibenta ng tao yung kanyang kaluluwa sa Diablo. At inalay daw ni Valero yung kanyang sariling asawa. Kasi kinuha niya yung buhay ng kanyang sariling asawa na tagpo ang patay sa kanilang pinag-check-in ng hotel. At agad-agad na sumuko itong si Valero sa kapulisan. At binigti niya yung sanyang sarili sa loob ng kanyang selda. At yun nga daw, guys, dalawang kaluluwa daw kasi ang gusto ng Diablo. Pero walang katotohanan yan dahil isang addict itong si Valero. At marami siyang kaso ng mga pang pananakit sa tao, pananakit sa kanyang kapamilya. Nanay yata niya, sinaktan niya, at yung asawa niya binubugbog niya. Kaya nga minsan, or nung nag-check-in sila, high na high sa droga itong si Valero. Kaya naman naisipan niyang kitlin o kunin ang buhay ng kanyang sariling asawa, at konsensya siya. Kaya naman sumuko siya at nagpakamatay din siya. At yun ang totoong dahilan. At hindi nga natatakot sa kanya si Ninong Manny. Talaga lang
maiksi ang buhay nito si Valero at maraming abirya tulad na nga lang ng visa problem ni Valero at yun nga, maaga siyang na-deads kaya wala na ng chance magkaroon sila ng pagkakataong maglaban ni Ninong Manny. Well guys, kayo pa, naniniwala ba kayo sa urban legend na yan na ito si Valero ay sinanlay niya yung kanyang kaluluwa sa Diablo para lang, di ba, numakas siya or kapalit ng mga kayamanan at tagumpay or sadyang may tililing lang talaga si Valero. May tililing pero magaling. Comment down below po ang iyong sagot. Okay, so far naman si Valero ay ala-ala na lang. Sayang itong buksan ngayon to dahil meron talaga itong talento at talagang malakas to. Parang si Ninong Manny nga to at sayang nga. Maiksi lang ang buhay nito. Kaya guys, umiwas kayo sa mga pinagbabawal na bisyo at huwag nung isipin na ibenta ang kaluluwa niya kung kani-kanino lang. Isa lang ang ating Diyos. Magdasal tayo palagi. So yun lang naman. Gucci Narowski signing off and peace out.